po si Johnny Marcos, ang inyong reporter ngayong araw. Ngayon ay Biyernes, ikalabing isa ng Setyembre, 2021. Sa ulo ng mga maiinip, nagpabaga, at managaplag pang mga balita. Football Operation, panalo sa Supreme Court. Lutot na sa Korte Suprema ang proyekto ng Commission on Elections o COMELEC na mag-insta ng nationwide automation sa 2010 elections. Masayang inanunsyo kahapon ni COMELEC Chairman Jose Melo ang 11-3-1 decision na Supreme Court pabor sa pagpapatuloy ng automation. Ani Melo, pinatunayan ng Supreme Court na legal ang sinunod at napaghahanda at regulasyon ng COMELEC para inataw ang kauna-unahang nationwide automated election sa Mayo 10, 2009. Sinabi ni Melo na kinumpirma sa kanila na 11 magistrado ng Supreme Court ang nagsabing legal ang kanilang proyekto. Tatlo ang naghain ng concurring dissent at isa ang nag-abstain dahil wala ito ngayon sa bansa. Bukas, Setyembre 12, pailalabas ng SC ang desisyon ng High Court ay kay Supreme Court spokesman Jose Maidas Marquez. Wala nang atrasan, tuloy-tuloy tayo sa automation and we are happy to hear the good news from the Supreme Court. Wika ni Melo. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa pagtutok sa mga naiinip na balita ngayong araw. Ito po ang Patrol 24, naglilingkod sa inyo 24 oras saan man sa mundo. Dahil kami ay walang inikilingan, walang pinoprotektahan, servisong totoo lamang. Narito sa ulo ng mga nagbabagang balita ngayon. Magandang umaga sa inyo mga kapamilya. Paalam dito po, ikinga ng sambayan ng Pilipino sa mga sa naglukta sa pagpanong dating Pangulong Corazon Aquino. Isang malalim na buntong hininga o mano ang narinig sa dating Pangulo na ito ay bawian ng buhay. To be very exactly, they were praying the sorrow from history. Then, doon huninga ng malalim kung saan nalagutan na ng huninga. Samantara, tahimik namang naghiyakat at nagtatulog sa panalangin ng mga pamilya. Ang Our Mother peacefully passed away at 388 August 1, 2009 of cardiorespiratory arrest. She would have wanted to us to take in everyone for all the prayers and love and support. Nakasaad sa pahayag ni Benito Aquino sa media. Pagkagawa ng tipo naman na madaling araw, inilabas sa Makati Medical Center ang labina dating Pangulo at dalhin ito sa Heritage Park sa Cavite City. Mula sa Heritage Park ay tuluyang ibinuro ng mga labi sa Lasal Greenwood Gymnasium kung saan pinayagan ng mga publiko na nakita si Corazon Aquino sa huling sandali. Araw-araw itinatagawa ang viewing simula alas 5 ng hapon hanggang alas 4 sa madaling araw. Muling pumuktan sa mga publiko na alas 7 ng umaga. Itinatagawa ang huling laban at necrological service sa Manila Cathedral sa Intramuros, Manila. Nakatakdang ilibing ang dating tangul sa Manila Memorial Park sa tabi ng libingan ng kanyang katawang si Noynoy at si Ninoy Aquino. At muli, dito lamang sa Flash Report, at muli, Jester Lolong, nag-iingat sa inyo, Pilipinas, kumakasya. Napapansin ng karamihan ang closet ni Legendary Mercado at Marquez. Kaya ganun ang karamihan, lalo na ngayon nilalabid na ipalabas ang isang talibagan sa inyong menu. Tanong ng karamihan, kung siyempre pa ba maibalik ang pag-iibigan ng dalawa? Alamin natin na sa news ni Donna Media po. Donna.
Yes, Carla. Nandito ako ngayon sa shooting ng pagbibita ng telebaba, Dila Mar at Telefon. Makikita natin sa aming tagiliran ang mga staff ng palabas. Nang aming makapanayam si Jenny at kanina, ang dami niya tungkol sa isa na sa isa nilang dalawa ni Marcella, ang dami nila nasabi ay, kung ngayon, hindi ko pa masasabi. Masaya na ako sa buhay ko, kasama ng anak ko. Pero hindi ko naman sinasabi na wala na siya pag-asa. Mark always has a special place in my heart. At nang si Mark naman, ang tanongin namin siya, kung sa sinabi ni Jenny, ang tanongin niya lang yung sabi ay, siyempre, brother naman ako. Basta lagi niya lang sa pandaan na nandito lang ako sa kanya. Pagamat hindi man ganun kalino ang sagot ng dalawa, makikita naman natin sa mga mata at mga labi nila na may care sila sa isang nila. At ngayon, hanggang dito na lang mga aking tulad, nakatulog, gano'n may report, nakatulog, pwede ba ito? Sa ngala ni Donnie Mayrapon, matapos kami niyatik ang mga chika na mga chismosa. Ako naman si Carla Comfort, dito lang siya, chika ni Tinanggap niya ang ako ng mga Pilipino. Tama ka dyan, partner. Gusto niya ipagpatuloy ang mga ating ulan ng kanyang mga magulang. At sinabi niya, gusto niya makatambal ang may parayang senador na si Maroha. Pero wala pa rin din siyon ang nagparayang senador. At dito ko nagtatapo na nagbabagang balita sa araw na ito. Ako, dyan nungin ang kanya. Hanggang sa susunod, mga kapamilya. At muli, isang umaga may ganda, Pilipino, sa ulo ng nagbabagong balita. Inatayang hanggang muli sila ang bahaw sa lawing ng Pampanga. Kaya nandito si Kara David para magbigay ng iba pang informasyon. Kara. Magandang umaga sa inyo at sa aking nakapanood. Sinasabi ka sa buong Pampanga at sa lugar dito sa Pilipinas na sadyang bahay dito. Kaya nagsisimula ang ininom ang mga pangyayari dito kanina. Samantalang sa lugar naman ng Hadlaba, nasira ang ilang kalsada at nagbumayo ng may sundi yung traffic. May naitala na bang nasaktan din, Kara? Sa ngayon, wala pa naman. Pero marami niya kaya-riyan na nasira. At makapaalala ang pinasok ng bahaga. May maayos na bang lagay dyan sa Pampanga, Tara? Maayos naman dahil hindi yung sinang sumisili pang araw at hindi tulad niya ako na pagkusto-kusto ang ulan. Maraming salamat, Kara. Sa ngalan po ni Kara David, ako po si Julius Babaw. Naglilingkod saan man sa mundo. Sendisyon sa paalala. Ito po ang 24 Patrol.